Hello, good morning ulit mga kabakyard. Nandito na naman tayo para may i-share naman akong idea sa inyo na kung gaano ba karami ang dapat nating ibigay sa ating mga inahin habang sila po ay nasa suckling stage. So, ayan mga kabakyard, panoorin nyo lang po ng buo ito para malaman nyo po at makadagdag po sa inyong mga diskarte o kaya mga pamamaraan na inyong pagpapakain. So ito po mga kabakyard, ito po yung aking nanganak na isang inahin at kasi sabi nun sa may comment section na payat na payat daw yung baboy ko. Lalo na rin pag nagpadudo. Pero pa nakita ko, hindi naman. Lalo pang tumataba eh. So ito pa, nagdidepende po yan sa pakain mga kabakyard. So yun, sundan nyo lang pong aking sasabihin na yung aking yung sinishare ngayon na kung mag-ilan kilo ba ang dapat nyo may pakain sa inyong mga alaga sa loob ng isang araw. At saka kung ilang dapat litro ng tubig ang kanyang nakukonsumo mga kabakyard. So random po yung mga beak niya. So yun o, kulay pinkies. Yun po ay nakapag-inject na po ako nung nung third day ng kanyang mula pagkabuhay ng iron jectran ng third day yung pangatlong araw nila, nag-inject po ako ng jectran. So ang in-inject ko po dyan ay tagawan 1 ml bawat isa po sa kanila. So, bago po magsisimula mga kabakyard ay dadako lang po ako muna sa sa shout out mga kabakyard. Shout out kina Jubin Baterna, Clint Vlogs, pakidalaw rin po ang kanyang bahay. Tapos si Bahay Probinsya, Life and the Province, Jonathan Berano, Tinigban Farm TV, pakidalaw naman po aking pinopromote yung kanyang farm, yung kanyang channel. Si Joey Shelmoy ng aking inaanak ng Binangunan Rizal. So yun, shoutout sa inyo mga kabakyard. So ito na po ang aking mama pig, medyo madungis kasi kumain siya dyan, nagdumi, minsan nakikita agad dahil nahihiga niya yung dumi, pero ito ay bukas ay paliliguan ko na at malalaman nyo mga kabakyong paano ko rin po pinapaliguan aking baboy kapag pagkatapos nila mga anak. Hindi po ako nagpapaliugo agad-agad mga kabakyard. So iyon isi-share ko sa inyo sunod kung ano yung aking ipapaligo dyan para sa kontrabinat at saka sa mga infection na kanila kakaharapin. So ito po mga kabakyard, halimbawa po ito po mga kabakyard ay aking diskarte lamang po. Ang aking pipakain sa aking inahin ay antimano po. Ang isang ang pag nanganak isang inahin ko, ang dapat nakakain niya ay 3 kilos a day. So ito po ay nanganak po siya ng 10 mga kabakyard. So magdadagdag lang po ako ng 0.15 bawat isa sa kanila. So 10 ito po ay 10. Bali po magdadagdag po ako sa pakain ng aking inahin na 10 pieces times ko sa 0.015 ay magiging 1.5 kilos po ang aking idadagdag. So ang kalalabasan po 3 kilos plus 1.5 kilos magiging 4.5 kilos po ang aking ipapakain dito sa isang araw. Doon po sa 10 days po nung kanilang 10 days po nung hanggang 10 days, 1 to 10 days ang edad po ng aking mga biik. So ang pagka 10 to 20 days, ito naman po ang aking ginagawa. 3 kilos agad-agad sa inahin. Tapos magdadagdag lang po ako ng 0.20 doon sa aking inahin times 10. So ang kalalabasan niyan 2 kilos para sa mga biik. So 3 kilos plus 2 kilos magiging 5 kilos po ang dapat niyang kakainin dapat sa isang araw. So kung 20 days hanggang 30 days po kasi yung baboy natin ay yung mga beak natin ay palaki po siya ng palaki. So
dapat po magdagdag na rin po tayo ng kanilang ipapakain natin sa ating inahin. So ang idadagdag natin, as ako, ang idinadagdag ko ay 0.25 bawat isang biik. Kung itata 0.25 times 10 pieces ay magiging 2.5 kilos para sa mga biik, at saka sa antimano na 3 kilos, 3 kilos sa para sa isang inahin. So ang kanilang ang kanyang nakakain dapat sa 20 days hanggang 30 days dapat kumakain na ito ng 5.5 kilos a day. Milk maker po mga kabakyard ang ginagamit ko, kasi yun po ang subok ko na maganda talagang mag-produce din ng gatas. Talagang naka-design din yung milk maker na yan sa talagang malakas din po mag-gatas. At tinuro ko nga po sa inyo noong nakaraan, last vlogs ko, yung previous na vlog, kung paano paramihin ang gatas ng ating mga baboy. So nandun po lahat ang aking tinuro makabakit. So yun po ay ginagawa ko rito pagkakulang po ang ang didi, yung parang nagpo-produce na gatas ng aking inahin. Ginagawa ko po yun para at least nadadagdagan palalo yung gatas na nadududo ng aking mga biig. So ayan po mga kabakyard. At ang ating dapat na ipapainom, na iinom ng ating mga ating inahin habang sila ay nagpapasuso, ay dapat magmula po tayo dun sa 12 liters dapat ang nainom nila, hanggang doon sa 20 liters or up, o yung pangabang pataas. Hanggang kakayanin po ng baboy, ang inahing baboy ang inumi, ang pag-inom niya, kahit saan po pinaka-maximum, yun po maganda po kayo magbigay ng tubig. 12 to 20, 25 liters na na-consume dapat niya sa araw-araw. So nakikita nyo naman, sabi nila payat na payat daw, siyempre, galing pa siya sa pag-uunis, hindi ko talaga pinataba, nakabakyard ito. At nakikita nyo, hindi naman siya masyadong payat nan. So doon nyo na lang po babawin. Sa akin kasi doon ko na lang binabawi sa pag nakapanganak, saka ko na siya dinadagdagan ng pakain. Hindi po ako nagdadagdag ng pakain doon sa habang siya ay nagbubuntis, kasi doon isa pang problema 'yon mga kabakyan, pag mataba yung inyong baboy ay doon po kayo mahihirapan manganak. Doon po nagkakaroon ng problema na 'yon, nagkakamatay-matay yung inyong mga biik niyan. So ang feeds kasi mga kabakyard, kaya hindi ko pa mandanas, kaya marami naman ako napupuntahan na farm na talaga yung naging problema nila, yung mataba. Siguro yung parnas, yung naging mummified, yun po ay sobrang katabaan. At alam nyo ba ang feeds na mainit na mainit din po yan, may masamang epekto rin po sa ating inahing baboy yan. So yun ang ginagawa ko, hindi pa ako masyadong nagpapataba ng inahin habang siya ay buntis. Saka na po ako nagdadagdag ng pakain kapag nakapanganak na po siya. So ayun lamang po mga kabakyard. Sana may napulot na naman po kayong idea rito sa sinare kong video na ito. So ayun po mga kabakyard. At pag nagustuhan nyo po ang aking sinare na video ngayon mga kabakyard, baka pwedeng makahingin ng like. Paki-share na rin po para malaman din po ng iba. Paki-hit na lang din po yung notification bell para ma-notify po kayo sa aking susunod na i-upload pa. So ayun mga kabakyard, bago tayo magpaalam, ay binabati ko po kayo ng magandang araw, magandang umaga. At mag-ingat po tayo lahat mga kabakyard. God bless po at happy farming po.